Nakshi, it's me, Jelly, and welcome back to sa aking YouTube channel. Mga Nakshi, ang gagawin natin for today's video is how I edit my video. Disclaimer lang mga Nakshi, hindi po ako ganun kagaling sa pag-e-edit. Sadyang marunong lang po ako at magkaiba po iyon. So, and I just want to share lang kung ano yung mga alam ko na pwede kong i-share sa mga nagtatanong sa akin kung paano ko daw ina-edit yung videos ko. Itong video na ito mga Nakshi is hindi lang dun sa mga nagtatanong, kundi dun sa nagsisimula pa lang sa YouTube katulad ko na kung paano i-edit yung videos nila sa mas madaling paraan. Ayan, may nagtindang tinapay at pepper. Cellphone ko lang po yung gamit ko sa pag-i-edit dito sa mga videos ko. Kung bakit? Kasi mga Nakshi, unang-una po is handy siya kahit saan, pwede mo siyang dalhin kahit saan, pwede kang mag-edit. So, ang gamit ko nga po palang pang-edit mga Nakshi is KineMaster or KineMaster. Basta ayan, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, basta ang basa ko sa kanya is KineMaster. Marami na akong sinubukan na editor na application, pero dito lang ako sa application na ito mas nadalian. Noong una, nangangapa-ngapa din ako kung paano gamitin itong application na to, dahil unang tingin ko sa kanya mga Nakshi, unang bukas ko sa application na to, di ko siya mag-gets mga Nakshi. At kapag nasubukan nyo ng gamitin itong mga Nakshi, is madadalian na lang kayo sa paggamit sa kanya. So, napakaraming tools na pwede mong pagpilian, na pwede mong gamitin para maganda yung kalabasan ng video mo. Kung gusto nyong malaman kung paano yung kung paano ako mag-edit ng mga videos ko, just keep on watching! So mga Nakshi, let's start. So nandito na tayo sa ating KineMaster. At nandito na rin yung ating video na i-edit. So ang edit na video ko ngayon is yung pinilam ko today. Bago tayo mag-start mga Nakshi, syempre ilalagay muna natin ang ating intro. Yung aking intro mga Nakshi is nakagawa na yon. Bali, ini-insert ko na lang siya kapag gumagawa ko ng video. So ilagay natin yung introduction natin. Pero tayo sa media. So, yung introduction ko mga Nakshi is bagong-bago. Nagagawa ko lang ngayon. At ito siya. So, kung gusto natin ilagay yung subscribe button dito sa itapat dito sa sinasabi natin. So, ako mapaglagay ako ng subscribe button dito sa unahan. Kaya, ang ginagawa ko is puto tayo sa layer, media, at syempre, magta-download tayo ng green screen ng subscribe button. So, ako nakapag-download na ako, and insert natin siya mga Nakshi. So, ayan, kapag nag-download ka ng green screen, ganyan yung kalalabasan. So, i-drag mo lang siyang pababa, and then hanapin mo yung chroma key, at i-enable mo siya, at i-check. And then, gagawin mo yan kapag tuloy mo, ganyan yung lalabas. So, ilalagay mo na lang siya kung saan mo gustong ilagay, kung like, sa gilid or sa baba. So, ako nilalagay ko siya sa may baba. So, ayan, and then check, at ganito na yung kakalabasan. And welcome back dito sa ating YouTube channel. Come on, Nakshi. So, ayan. After nyan mga Nakshi, kung gusto natin siyang lagyan ng background music or background sound, punta tayo sa audio and hanapin natin yung gusto natin ilagay. Sound effects and video and sound. Make sure mga Nakshi na yung ilalagay natin mga sounds and music is no copyrighted. Dahil para maiwasan natin ma-copyright mga Nakshi. So ayun, nag-download na ako and i-add natin siya. And huwag natin kalimutan na hinaan yung ating background music para hindi siya mas malakas doon sa ating mga sinasabi sa video natin. So hinaan natin siya. Ayan, hinaan natin. And then check. So ganito yung kakalabasan. Hello mga Nakshi, it's me, Jelly, and welcome back dito sa YouTube. So, ayan. After nyan mga Nakshi, kung maglalagay naman tayo ng text, i-click lang natin yung layer. And then, click yung text. At ilagay natin yung title ng ating videos. So, dyan tayo naglalagay ng mga text na gusto natin ilagay. And then, okay. At, i-drag lang natin kung gano'n natin siya gustong kalaki. And then, punta tayo sa font style kung gusto natin baguhin yung font style. Marami pagpipilian din mga Nakshi at nag-download na ako ng mga pwedeng magandang font. So, ayan. Ang ginagamit ko mga Nakshi is Love by the King. So, i-check natin. Ayan. Ganyan. Para naman maganda yung pagpasok ng letters. So, pindutin natin itong in animation. At yung ginagamit ko mga Nakshi dyan is yung letter by letter. Ayan. Pwede natin siyang bagalan mga Nakshi. Ayan. Ganyan. So, i-click natin. At yung out animation na ginagamit ko mga Nakshi is itong diverge
So, ayan. Check natin. So, ang kakalabasan niyan is how I edit my video. So, ayan, mga nakshi. At kung gusto muna nating maglagay ng mga sound effects, kung paano ko nilalagay ng mga sound effects, syempre, itatapat mo din siya sa video. So, punta tayo sa audio. Yung, for example, this one, tatapat mo lang siya sa my video. So, ayan. Okay, yun, mga nakshi. Ganun yung paglalagay ng sound effects. So, kung gusto mo namang i-zoom in, mga nakshi, yung video, click mo lang yung video, and then, pindutin mo yung katabi ng gunting, which is yung zoom in, and click mo yung end position at i-zoom mo lang siya ng ganyan kung gusto mong gano'ng kalapit. And then click. Automatic na yun, mga nakshi. So, ang kakalabas ng video na yan is ganito. So, yun, mga nakshi. Ganon. Sa paglalagay naman, mga nakshi, ng overlay o yung pictures, mga nakshi, sa kung gusto natin ilagay yung logo ng KineMaster, click lang natin yung layer and then punta tayo sa media. Hanapin natin yung dinownload nating image ng KineMaster, click lang natin siya, and then check, and then ilagay natin siya. Syempre, itapat natin siya sa ating kamay. Iyan, ganyan, and then check, at lagyan natin ng sound yung pagpasok niya. So, lagyan natin ng sound effects. So, ganito siya. Okay. Like this one, mga nakshi. So, kanyan ang paglalagay. Sa pagkakat naman ng video, mga nakshi, kung gusto nating may ikat na video na aalisin natin o ayaw natin, or gusto lang nating ihwalay, click lang natin yung video, and then, pindutin natin yung scissor, cut lang natin yung tatanggalin natin. So, ayan, makat na natin yung, so ganyan, mga nakshi, makat na siya. So, itong video na to, pwede mo na siyang paglaruan, pwede mo siyang i-zoom in, na ganyan. At ganito yung kalalabasan niya. So, ganun, mga nakshi. So, ayun nga, mga nakshi. Sana po may natutunan kayo dito sa aking video na to. At sana po may konti po ako na-share sa inyo. At ayun lang, ganun lang po ako mag-edit ng videos ko. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, just give this video a thumbs up. And don't forget to like, share, and subscribe dito sa aking YouTube channel. Bye-bye!